So ngayon, patutunugin na natin dahil kumpleto na yung ating wiring connection. So, okay na. Ayan, so una natin susi. Ayan, turn on ignition. Dahil nakakabit na lahat, so busina natin. Ayun mga ludi, so ganyan ang tunog niya pag may interrupter relay. Ayun, so magandang araw mga ludi. Ayan, so magandang araw sa ating lahat. So basic tutorial tayo ngayon, paano mag-install ng horn with interrupter relay. Ito yung interrupter relay mga ludi, at ito yung isang horn relay. Ito yung busina natin ay puputol-putol ang kanyang tunog. So ito yung nauuso ngayon. So kakabitan natin tong XRM110 na ito mga ludi. Ayan, so kung ganito yung motor nyo, para sa inyo yung video na to. Pero pwede rin nyo itong i-apply sa inyong mga motor, kahit di man yan Honda or XRM. Basta sundan nyo lang yung video na to mga ludi. Ayan, so tanggalin muna natin ang fairings mga ludi. Ngayon mga ludi, natanggal natin yung kanyang fairings at naka-stock wiring connection pa siya ng kanyang busina. Ayan. Ayan, pero napapatunog naman niya. Pero dahil dalawa yan mga ludi, so hindi kaya ang patunogin ng stock wiring yan kung walang relay. Kaya isa lang yung may connection. Pero ngayon, dahil magkakabit tayo ng interrupter relay at yung horn relay, babaguhin na natin yung kanyang wiring connection. Ang gagawin natin dyan ngayon mga ludi, ay bubunutin na natin yung wire na ito, yung stock na yan, dahil hindi na yan ang pupunta dyan. Itong stock na wiring na ito mga ludi ay pupunta na sa ating relay. Ngayon, kapag kabakanti na yan, yung ating horn terminal, yung dalawa, so lalagyan ulit natin ng panibagong ano yan, wire or terminal. Gawa tayo ng female terminal mga ludi at suksukan natin. So ako, nakagawa na ako, andito na siya sa kabilang busina mga ludi. Ayan, ito yung ating positive, so, at positive pala, ito yung blue mga ludi, at yung ating negative, yung color black, ito yung dalawang wire, yun yung pupunta sa ating busina. So dahil dalawa yung busina niya mga ludi, ay nakasiris na lang yan, ay nakaparallel na lang yan. So ito yung kanyang mga wire. Ipakita ko sa inyo mga ludi, ayan, andito na. Ito yung ating ground, panibagong ano na to mga ludi, ha, wire. Ating ground, yun, napupunta rito. At yung ating positive, color blue. Ayun mga ludi, ito yung color blue. So bagong wiring na to, ayan na siya. Baligan niya na kanyang maging itsura dahil wala na yung stock wiring. At dito na lumabas yung wire na yun. So bali, nakaparal lang sila dahil dalawang busina na. At meron na tayong relay. So yung ating body ground mga ludi, kapag ka naglalagay tayo ng relay, dapat direkta na sa ating battery yan. So negative ng battery. At yung positive naman natin, dito pupunta yung output ng ating horn relay mga ludi. Ayan. So bali, dalawang mahabang wire yan. Lagyan natin ng panibagong wire. Tapos pagkatapos natin malagyan, so dito na tayo sa ating relay at ating interrupter relay mga ludi. Ayan. So yung ating horn relay, o basta relay, yan, so kadalasan binibili, meron niyang wiring connection mga ludi, sang 85 at 86, ito yung ating coil, either positive or negative ang pumasok dyan, pwedeng dito yung positive sa 86, pwedeng yung positive sa 85, baliktaran kahit saan mapunta dyan, walang problema. At yung number 30, andun sa taas, nakita nyo, yun yung ating main supply. Ito yung positive naman gagaling sa ating battery. At yung 87, yan yung magiging output natin. Ayan mga ludi. So ngayon, tatapan natin siya ng wire. So lagyan natin ng wiring connection dito sa labas para makita nyo kung saan ba nagpunta lahat yung mga connection niya. Dahil pagka-connectionan natin dito lang sa may relay, hindi nyo na makita kung saan papunta. Although kahit mapapatunog natin yan. So ngayon, wiring connection na natin mga ludi. So tapan natin ang wire. So yung ating 30, na ito nga yung ating 30 mga ludi, ay itap natin sa positive ng battery. So ilagay natin sa positive ng battery. Dito yan mga ludi. So ilagay ko muna dyan, number 30 na ating relay. Ayan siya mga ludi. So naitap ko na pansamantala. So dito lang natin ang wiring connection sa labas habang nakabukas pa, para makita nyo kung saan papunta. Ngayon ilagay natin yung number 30 sa ating positive ng battery. Mas maganda mga ludi kung may fuse yan, pagka meron kayong fuse. At yung sunod natin naman mga ludi ay itong dalawa, yung ating number 86 at ang ating number 85. Yung 86 at number 85 natin, kapag ka naglalagay tayo ng interrupter, dito pupunta yung dalawang color yellow ng ating interrupter relay. Ayan, yung ating interrupter relay, yung dalawang color yellow, kahit saan mapunta dito sa dalawa, kahit magkabaliktaran yan, walang problema. Sa number 86 at 85, ayan siya mga ludi, bari ganyan, makanyang maging itsura. Yung dalawang yellow na output ng ating interrupter relay pumunta sa number 85 at ang number 86 na dalawang yellow na ito. Basta yung magkabila ang gilid, yan yung 85 at 86, kahit magkabaliktaran yan, walang problema. So ngayon, yun namang ating interrupter relay,
ang lalagyan natin ng connection. Ayan, meron siyang kulay blue, kulay black at kulay red. Yung ating kulay red, ayun yung ating positive, at yung kulay black yung ating negative mga ludi. So dito naman natin siya ikakabit sa stock. Ayan, sa stock na wiring ng ating busina. Ayan yung stock wiring niya mga ludi. Sa Honda mga ludi ay yung green ay yung negative, at yung yellow green yun yung ating positive. So bali yung red natin ilalagay natin dito sa yellow green, at yung black ng ating interrupter relay ilalagay natin sa color green. Yan na siya. So bali ganyan na. So, nakalagay na yung red at black ng ating interrupter pumunta sa stock na wiring connection ng ating busina. Yung dalawang yellow pumunta sa number 85 by 86. Yung color red or number 30 nating relay pumunta sa ating positive ng battery. At ang panghuli, yung number 87, ito na yung output na ng ating busina, doon na pupunta sa positive ng ating busina mga ludi. Saan yung positive natin dito na kanilagyan natin kanina? Ito yung color blue. Dito pupunta sa isang terminal ng ating busina, yun yung positive natin. Ayan, tap na natin. Ayun, at meron pang isang wire na naiiwan. So yung number 87 ng ating relay pumunta sa positive ng ating busina sa isang terminal, dahil dalawang terminal ng ating busina, isang positive, doon pumunta yung 87. At yung isang terminal ng ating busina na yun yung negative, ayun ang dedirekta naman sa ating battery. So nag-ground ng ating battery mga ludi. So wag tayong maglagay ng body ground kapag kabusina, dahil hindi solid yung tunog. Kapag ground ng busina, diretso sa ating negative ng battery. So ikabit ko muna mga ludi. At ayun na, nakabit na natin mga ludi yung ground ng ating busina. So diretso sa negative. At yung isa naman sa positive ng battery, yung supply ng ating relay. Ayan, so kompleto na. Ayan na siya mga ludi. So dibaling parang pansit muna, dahil actual ko yung papakita sa inyo at papatunugin natin na nakatap na lahat. So nasa labas na lahat. So ngayon patutunugin na natin, dahil kompleto na yung ating wiring connection. So okay na. Ayan, so una natin susi. Ayan, turn on ignition. Dahil nakabit na lahat, so busina natin. Ayun mga ludi, so ganyan ang tunog niya pag may interrupter relay. So dito sa interrupter relay ni bossing ay nakasagad yan. So nakasagad siya pahigpit. So pagka nilawagan natin to, bali babagal yung pagkaputol-putol ng kanyang tunog. So ngayon, pinihit ko siya counterclockwise. Bali paluwag. Ayan, so matagal yung medyo malayo yung pagitan ng pagkaputol-putol ng tunog niya mga ludi. Pero pag isagad nating higpitan yan, so bali higpitan ko itong adjustment. Ayan, yung hindi na siya mapihit. Yun yung sunod-sunod ang pagkaputol-putol ng kanyang tunog. So pindutin ko ulit. Ayun mga ludi. So tumunog na. So ngayon ulitin natin para mas klaro. Nag-umpisa tayo dito sa ating relay. Yung number 30 ng ating relay, number 30 mga ludi, yun yung direkta sa ating battery. Ayan, so pumunta sa positive ng ating battery. Mas maganda kung may fuse. Yung magkabilang gilid ng ating horn relay, yung number 86 at number 85, yan yung magkabilang gilid na color yellow, ilagay natin sa dalawang color yellow ng ating interrupter relay. So doon pumunta yung 86 at 85, kahit magkabaliktad, walang problema. Yun ang number 87 naman ng ating relay, yun yung papunta sa ating busina. So yung mismong positive sa isang terminal, dahil yung isang terminal ay negative, doon pumunta. So okay na lahat, so may wiring connection na yung ating relay. Dito naman tayo sa ating interrupter, dahil yung dalawang dilaw ay pumunta doon sa 85 by 86, yung positive at negative naman ng ating interrupter, dahil may color red at red, white black yan, yung isang wire niya na color red, yun yung pupunta sa positive ng ating stock wiring connection, yun yung color yellow green. At yung black or negative ng ating interrupter relay, yun naman yung papunta sa ating ground, na yun yung color green naman. So bali yellow green at green. Ayan, so doon siya pumunta. At meron pang isang naiiwan, yung ground ng ating busina, tulad ng sinabi ko kanina, so walang body ground. So diretso tayo sa battery mga ludi. Ayan, yun yung pumunta sa ground ng ating battery. So ganun lang. So ngayon i-organize muna natin mga ludi, tapos testing natin ulit mamaya. So ayun na mga ludi, so naibalik na natin yung kanyang fairings. Ayan na, so sarado na or silyado na. Ayan. So yung relay natin, dito lang natin siya nilagay mga ludi. Ayan. So ayan, dito sa ating busina at dito sa mini driving light niya yung dalawa. So hindi na tayo naglagay niyan sa unang gumawa na. So tayo, dito tayo sa relay na ito ng busina. So dyan natin nilagay. Tapos testing natin mga ludi. Ayan, so on. Ayun. So, ganun lang mga ludi kung paano mag-install ng ating horn wheel interrupter relay sa ating mga motor. Kung XRM man yung motor mo or kahit anong motor pa yan, basta ganun lang ang sundan nyo na pag-wiring connection mga ludi. Ayan. So, salamat sa panood mga ludi.